Dahil sa ipinakitang nakakagulat na pagsuporta ng taong bayan sa kandidatura ni presidential aspirant at dating Senador Bongbong Marcos, hindi maiwasan isipin ang posibilidad na hindi matanggap ng publiko at mauwi sa protesta kung sakali man na i-disqualify ito ng COMELEC sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022 national elections. Matatandaan na ilang disqualification case ang isinampa ng ilang grupo na kontra sa kandidatura ni Bongbong Marcos, subalit sa kabila nito ay mas lalo pang umapaw ang suporta na ipinakita ng publiko sa dating senador. Hindi lamang mga Pilipino ang nakabantay sa mga pangyayari sa politika sa Pilipinas, maging ang international community, interesado at nagpakita ng pagkagulat sa ipinamalas na pagsuporta ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos. Kung babalikan ang mga pangyayari noong 1986, may kinalaman ng Estados Unidos sa pagpapatalsik sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kaya naman, muling nakuha ang atensyon ng international community dahil isa na namang Marcos ang posibleng maloklok sa pagkapangulo. Kung i-disqualified ba o hindi, nasa COMELEC na yan. Pero, ako ito'y mabigat. Pag dinisqualified po ninyo, ang problema, ang tanong, tatanggapin ba ng bayan? Pwedeng tanggapin niya ni Marcos kung yun ang mangyayari. Kasi due process, dumaan siya sa due process. Ganun talaga ang rule of law. Pag dumaan ka sa due process, tanggapin mo kung anong desisyon. Hindi pwedeng dumaan ka sa due process, rule of law, tapos pag natalo ka, hindi mo tatanggapin. Hindi pwede yun. So, intindihin niyo sinasabi ko. Halimbawa, matalo si Marcos sa petisyon na yan, tatanggapin ni Marcos yan kasi dumaan siya sa tamang proseso. Pero, ang tanong, tatanggapin ba ng taong bayan? Mukhang hindi. Yan ang problema. Yan ang problema natin. Kaya mga taga-COMELEC, hindi naman ito pananakot. Maging maingat kayo rito. Dahil, hindi nyo napansin? Nung nagsimula ang mga petition, lalong dumami ang supporters. Kaya nga, lumalakas pa lalo. Noong araw, ang motorcade at rally, hindi nakakasikip sa daan. Ngayon, pero nung dumami ang petition, sumikip ang kalye. Traumatic. Umuulan ng kulay pula sa kalye. So, ibig sabihin, ang kalaban ng petitioner for disqualification, hindi si Bongbong Marcos. Ang kalaban ng mga petitioner, taong bayang namumula. People power na namumula. Lakas ng bayan na namumula. Yun ang mabigat. So, ang ating mga taga-COMELEC, mga abogado naman, maging maingat po kayo. Hindi ito pananakot, inuulit ko. Hindi na po si Bongbong Marcos ang kalaban ng petitioner. Taong bayan na pong taga-suporta niya ang inyong kakaharapin o ang inyong kalaban. At initially, hindi ko sinasabing mangyayari. Ngayon pa lang, personal kong opinion partner, hindi nila tatanggapin pagka dinisqualified ninyo. Malaking problema yan. Oo. Malaking problema yan. Tayo mga Pilipino, nagugulat yan. Buong mundo, nakasubaybay sa atin ang malaking mga bansa sa Europe, ang Amerika, ang United Nations, nakasubaybay sa ating politika. Alam niyo kung bakit? Ito lang, maiksim paliwanag. Baka sabihin niyo, Mike, ano naman kinalaman ng ibang bansa? Sa eleksyon natin, hindi po, malaki po. Lahat ng political exercise sa Pilipinas, minomonitor ng international community. Yes. Especially ang United Nations. Especially ang Amerika. Yes. Ito pa ang isang dahilan. Medyo kakaiba itong dahilan. Because Marcos ito. Kung hindi Marcos, yung iba, yung mga hindi Marcos, minomonitor ng Amerika. Yung mga nakarang eleksyon, lagi nakatutok ang Amerika sa atin. Ito Marcos pa. Kaya lalo silang interesado. At nagulat sila. Grabe ang suporta. Huwag niyong kalimutan. Amerika ang dahilan kung bakit nawala sa Malacanang. Si Marcos. Kinuha ng Amerika sa Malacanang si Marcos noong 1986. Ang sabi sa kanya, dadalhin kita, Mr. President, sa Paway. Yung pala Hawaii. Ang Paway sa norte, sa kanyang probinsya. Yung Hawaii sa Amerika. Yes. O saan ba siya dinala? Sa Hawaii. Sa Amerika. Hindi sa Paway. Kaya malaki ang kinalaman ng Amerika noong 1986. Kaya ngayon, interesadong-interesado sila sa politika sa Pilipinas. Bakit ang Marcos ganitong katindi ang dating? Bakit ang Marcos dinudumog ng tao after 35 years? Yes. Kaya ito yung justification na sinasabi ko, hindi lang Pilipino ang nagka-interest sa politika sa atin.
international community. Because Marcos ang nangunguna sa ngayon. Huwag kayong magagalit na mga kalaban. Palakasin ninyo ang sarili nyo yes. para mapag-usapan din po kayo. Oh. Marcos ang nangunguna eh. Kaya oh. pinag-uusapan. Plus okay? factor. Sana naintindihan nila. Plus factor pa, partner Mike, ang pagsama nga, pag-tandem sa kanya ni Mayor Sara Duterte. Isang Duterte din. Kaya ganun din. Ang mainit na ano din. Pagkatanggap ng... Totoo yan. Oh, pero mas mainit kung natuloy yung Duterte-Duterte. Yan ang unang pinick up ng international media. Nag-headline yan sa maraming broadcast industry sa buong mundo. Di ba pumutok yan ng lately, pumutok yung balita? Yes, yes, oh. Duterte versus Duterte. Doon sila nagka-interest. Pero biglang nabago, hindi naman tumuloy si Pangulong Duterte tubakbong vice, di ba? At senador na lang. Nawala na yon. Nawala na yung isong yon. Kaya ngayon, Marcos Sara Duterte, yan ang pinag-uusapan. Pero yung Marcos talaga, yan ang inaabangan ng international community. Kaya alam ito ng mga OFW, naririnig nila yan, nababasa nila yan kung saan kayo, nandun sa Europe, sa Amerika, Canada, kung saan, nababasa nila yung sinasabi ko. Masyado silang interest. Marcos. Hindi ko alam kung bakit. Pabor ba silang bumalik si Marcos o hindi? Yan ang tanong. Kasi ganitong kasimple. Sa ilalim po ng saligang batas, napakasimple ng requirements para kumandidato. Pilipino ka, nasa tamang edad ka, registered voters ka, kandidato ka na. Hindi sinabi dyan sa ating saligang batas na pag meron kang hindi nabayarang buwis o meron kang nakapending na kaso o kaya ikaw ay may mga pagkakautang sa ibang tao eh, hindi ka pwedeng maging kandidato o hindi ka nag-aral, hindi ka pwedeng kandidato. Wala yon sa saligang batas tungkol sa qualification para kumandidato. Yung tatlong sinabi ko, napakasimple. Kahit ako, pwede ako kumandidato. Marunong bumasa, marunong sumulat, okay? Registered voters, natural, Pilipino ka, yun lang ang qualification, partner eh. Yung tatlong yun, pasok si Bongbong Marcos at kahit sino, kahit ikaw, partner, pwede ka rin tumakbong presidente kasi qualified ka. O bakit tapos ngayon eh, sasabihin, i-disqualified natin kasi may nakapending na kaso. Di o mano, merong convicted na kaso. Aba, hindi sinasabi ng saligang batas yun. Kaya kung kayo ay may problema dyan, Supreme Court ang pupuntahan. At ang Supreme Court na magsasabi kung constitutional or unconstitutional ang inyong pag-disqualified. Kaya Comelec, again, mag-ingat po kayo. Hindi lang ito kay Marcos, sa lahat ng kandidato na merong ganyang kaso kung halimbawa man. Magiging maingat po yung karapatan ng tao at karapatan ng kandidato. Napakahalaga niyan sa saligang batas sa isang political exercise, partner. Oo. Simula nga noong nagsimula silang maglibot, partner Mike, si BBM at maging si Mayor Sara, eh, nakikita natin talaga ilang araw na rin na yung pagtanggap ng mga tao sa kanila ay talagang mainit. At talagang excited. Kaiba. Oh, iba yung ano eh. Iba. Parang naulit yung panahon nga ng 2016, ang panahon ni President Duterte. Eh talagang parang ganun din nangyayari ngayon eh. Ang daming tao talagang nagsilabasan eh. Akala mo wala pang pandemic eh noon. Eh talagang ngayon nagsilabasan, oo. Hindi lang masyado silang interest, nagkaka-interest sa eleksyon sa politika sa Pilipinas. Pero ang tanong dito, ano ang interest nila? Kaya na sumagot. Ayaw ba nila kay Marcos or pabor sila kay Marcos? Hanggang doon lang ako, partner. Oo, ang sa nakaraan, ang aking pagbabasihan, yung mga nakaraang naglabas sa mga petisyon, nakaraang mga reaksyon ng mga abogado, may kinalaman sa petisyon o wala, o mga private lawyer o independent lawyer, eh nabababawan sila eh. Ako man parang nababawan din ako sa mga petisyon na yan kasi luma na yan, 1980s pa yung kaso ngayon eh. At saka hindi naman ho, wala namang enough jurisdiction ang COMELEC sa isyong yan. Kasi nasa court yan eh. Ang Supreme Court, Court of Appeals or Supreme Court po ang mayroong jurisdiction dyan. Kung ano ang mabing gawin, may jurisdiction lang ng COMELEC sa isyong ito kasi dun sa kandidato, yung Certificate of Candidacy. Pero hindi ganun kalakas yung ground para i-disqualify. Tsaka kung ito, yun yung aking tingin sa isyong yan. Ngayon,